Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo, Topa Show! Oh, programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo, Topa Show! At ngayon, narito na po sila ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, Yes, Yo, Topacio! Yeah, mga kasama, magandang magandang umaga po. Ating araw ay Huwebes. Ating petsa ay at 30 ba? PD. Ating... ating oras ay alas 11:05 ng umaga. At nalito na lang po tayo sa Yes, Yes, Yo, Tomasio, Atty. Freddy Casulito, Mr. Sex Appeal, Tomasio, buhabati sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng lahat sa inyong katawan. At siyempre ang aking laging kasama na hindi ko nakilala napagkat bago ang kanyang hairdo. Thank you. Ayos, biglang ganun eh. Magandang umaga po sa inyo mga kaibigan. Ako pa rin si Juvie de Guzman. Yan. Parang ang babatihin kita katulad ng pagbati ko kay doon sa isang kaibigan natin kasi si Harry Roque. Opo. Kasi every January 1, nagpapalit siya ng piluka. Kaya ang ay, bati sa kanya, Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Ay, ayan, maganda pala, hindi natin ina-expect si attorney na darating. Oo nga eh, kaya nakapamburol ako. Kasi galing po ako sa hearing, akala ko eh hindi matatapos. Bilis, pero mabilis pala yung judge at magaling. Anyway, nandito na tayo. At least eh, yung topic natin, nagkakasundo tayo na mumurahin natin. Yung ungas na namaril. Ayan. Ha, nakapatay. Opo. Na ayan, ng isang driver. Kawawa naman yung driver, pangkaraniwang tao. Siya naman ay naka-chedeng. Yeah. Oo. Bago, wala naman. Hindi balik on self-defense. Walang siya ay sinugod. Wale, ni hindi niya kilala. Road rage. Init ng ulo. At hindi lang yan, attorney, no? Ang nakakaawa pa, yung mga responsible na gun holder ay nadamay. Oo, nadadamay. Because of him. Kasi unang-una, tayo po binibigyan tayo ng baril, pero para lang self-defense. Oo. Diba? Ako, tagal-tagal ko ng responsible and legitimate gun owner. Wala pa ako nababaril. Hindi, meron na pala akong isang nabaril. Yung pusa. Hindi. Ito, totoong istorya. Ang baril ko naman, yung 32 lang, 32. Kala ko water gun. Hindi, ganito. Pumarada ako sa Cavite. Opo. Eh, kababaha lamang nun. Mm. Pagbaba ko, may nakita ako, tumatakbo. Ang laking daga kasi ang laki ng pusa. Oh, binaril mo. Oh, hindi. Naghahanap ako sana ng panghampas doon sa garahe. Wala ako. Eh, wala. Bumunot ako. Binaril ko. Patay. Ay, at least eh, daga. Totoo yun. Hindi, medyo natakot din ako. Ang laki! Naguro nung bumaha, lumabas doon sa lungga niya, naipit doon sa garahe pa naman namin closed. Ayun. Ako, pinagmumura ako ng nanay ko. Buti na lang, kinlir mo. Mamaya may dumampot na lang dito. Pinagmumura ako ng nanay ko. Akala doon yung ano nangyari at nagpaputok ako. Akala doon yung pinasok kami. Umpisa noon, sabi ko, mali pala. Bata-bata pa kasi ako noon. Yeah. Mali pala, hindi dapat. Dapat sinipa ako na lang. Natatakot naman ako, baka kagatin yung paa ko. Ang laki talaga, promise. Pero attorney, 'di ba? Pag ikaw ay merong baril, meron kasi ang meron kang lisensya sa baril. Pero yung gun holder that time na nakabaril ay wala siyang permit to carry. Mali 'yon. So yung mga lumalabag siya sa batas. Yeah. Antimano 'yon. At hindi lang 'yan. At bakit kaya umiinit ang ulo niya? Eh kahit na bang anong init ng ako, mainit ang ulo ko. Kilala mo ako, 'di ba? Yes. Nagpaputok na ba ako dahil sa traffic altercation? Patas-tasan eh. Sinigawan ako, sinigawan ko rin. Ako kasi, pagka kahit yung banggaan na, yan, doon sa nagdadrive sa akin. Halimbawa, ako nakabangga, bababa ako. Sabihin ko, is everything okay? Wala bang nasaktan? Opo. Wala. Siyempre, medyo galit pa yon. Boss, huwag ka na magalit. Inaamin kong ako yan, babayaran ko yan. Sabi niya, di pa paano ganun? Eto ako, wag na tayo magtalo rin sa gitna ng kalit. Mainit, pangit eh. Sinasabi ko na kahit i-record mo ako ngayon, may telepono ka naman, sinasabi ko, inaamin ko yan, babayaran ko. I-record mo ako. Then tawagan mo ako eto. Wala na tayong, sabi ko, no questions asked. Dalhin mo sa talyer mo. I-email mo sa akin yung estimate. Papunta ka ng tao, yan. Kilala mo naman ako, siguro naman, di kita tataguan. Opo. Bibigyan kita ng cheque.
kung magkano. Eh, lumalamig na, siyempre. Maswerte pala, ikaw makabangga sa amin. Oo. Kahit ako ang ano, kahit ako ang binangga, ganun, wala namang mangyayari eh. Pero attorney, iba naman yung nangyayari sa akin. Binangga na nga kami, binangga na ako, di lumabas ako kasi ayaw lumabas ng driver eh. Tapos nilapitan ko siya, "Sir, kamusta ka na? Nabangga mo kami ah." Sabi niya sa akin, "Eh wala naman kayong damage eh." Ganun na ako. Sabi ko, "Ay, okay ka lang, sir? Ah, ganun ho ba? Eh, oh, sige, oh, sorry ho, oh, kasi binangga mo kami." Ganun siya. Pero nung sinabi niya, ano, "Eh, wala naman kayong damage." "Eh, oo, pero yung mukha mo magkaka-damage, bako sabay suntok." Ay, nako, alam niyo ho, mga kaibigan, marami ho talagang mga driver ang walang, ano eh, walang pakundangan sa kanilang mga dinadrive na sasakyan. Unang-una, kung kayo po ay driver, mas mag-ingat kayo. Kasi masisira ang pangalan na may-ari ng sasakyan. Ay, oo, oh, oo. Oh, oh. Di ba? Oh, yes. Dapat intindihin niyo rin po yon. Pangalawa, kung pangalawa, kayo, ito ang ito ay, masasabi ko sa iyo, ano ha. Po? Makinig kang mabuti. Sige po. Lumapit ka daw sa mic. Sabi itong ano, teleprompter. Oh, di ba? Kita niyo, asarap kasama ni attorney kahit yes. Opo. Ayan lang po yan. Thankful tayo kasi gumanda yung araw natin because of you. Bakit naman? Ay, kasi kita niyo, kanina, inis na inis ako dun sa driver na sinasabi ko eh. Pero, ako naiinis eh, kasi mayabang eh. Opo. Wala nang lisensya. Pagpalagay mo nang nasa mali yun, opo. Eh di, unang-una, usually, pag yung mga gitgitan, it's nothing personal. Oh, 11-11-11, oh, make a wish. Ooh! Oh, sorry, millennials. Oh, oh, yeah. It's nothing personal. Hindi mo siya kilala, hindi kanya kilala. Kung nagkagitgitan man kayo, hindi niya sinasadya yon. Hindi para inisin ka or whatever. Minsan, baka naalangan lang. Yes, yes, yes. Alam mo, ako nga nung isang beses natatawa ko eh. Nagkagitgitan doon sa may amin. Opo. May church kasi roon eh. So, minsan may mga ungas doon. Eh kayo, masasabi ko lang naman, wala namang masamang sumamba ng iyong pananampalataya. Huwag ka namang mang-abala ng iba. Yun. Oh, linggo-linggo eh. Anyway, naging one way. No po. Ako, napumasok ako ganun, maybe sumalubong. And then, ang haba ko na. Oh, malayo na. Hindi ako ngayon umaatras. Kasi unang-una, siya dapat nakakita niyang palabas na ako. Dapat? Pero, oo, pero okay na rin. Okay. Hindi ako makaatras. Hindi ako kwan. Ang haba eh. Opo. Bumaba siya, sabi ko, "Pare, atras mo na." Sabi ko, "Walang problema, boss. Aatras ko. Huwag ka magalit." Kanya lang, eto, pakikiusap ko sa iyo. Sabi niya, "Ano yun? Pwede ikaw mag-atras kasi mahina ako mag-atras. Ayon. Hindi ko kayang i-atras yung habang yan. Apo. Boss, paki-atras na lang kung pwede. Apo. Oo, para wala nang gulo." Sumunod naman siya. Oo, sabi, "Oh, sige." Sabi, "Hindi mo ba talaga kayang i-atras?" Sabi ko, "Hindi, boss, talaga. Mahina ako mag-drive." Hindi ko wala pa ako. Mahina talaga, boss, ako mag-drive. Pasensyan mo na ako. Mahina ako sa atrasan. Hindi ko may i-atras yung ganyang kahaba. Puro kapasulong. Oo, hindi ko ma-atras yung ganyang kahaba. Okay. Baka may tamaan ako. Yes. Baka pwedeng paki-atras na. Walang problema sa akin. Ikaw lang mag-atras. Nice naman. O, di yun, bumaba ako. Sumupo ko sa driver. Naging driver mo talaga. Oo. Oh. Ang hirap eh. Baka may sumasagi. Mahina talaga ako sa atrasan. Oh, let's go back to the case. Ang nangyari dito, kung walang nakapag-takedown note ng plate number, what will happen? Ay, di wala. Di, kamote. Hindi man lang siya sumuko, ano. Hindi sumuko. Pagpalagay mo ng uminit ang ulo manabaril mo, boss, ganito eh. Sumusuko ako, may napatay ako. Ayun. Oh. May nabaril ako, hindi man niya alam na patay eh. Opo. Oh. Dapat nga, ay nako. Dapat ito eh. Ah. Pero this is also a sign of lack of peace and order pa rin sa bansa natin, sir. Kasi una-una, maraming nangyayaring ganito, hindi lang to eh. Not only this time. So, ano sa tingin mo ang dapat? Alam mo kasi, ang dapat higpitan ng pulis, yung mga illegal na may dala ng barel. Yun. Ang nangyayari kasi, ha, eto ha. Di ba, kami noon, meron kami yung grupo, yung pro-gun. Opo. Sabi namin, bakit hinihigpitan nyo yung mga taong matitino? Mga doktor, mga abogado, mga professional. Ha? Bakit mo kami hihigpitan yung ginagawa ng ano, yung nature? Yung bawal daw lahat. Dapat hindi nagdadala ng barel in public places. Eh, kalokohan yun. Paano mo didepensa ng sarili mo? Because karapatan din ng bawat tao na depensahan ng sarili niya. Eh, sino bang mga tao na nagdadala ng barel na ginagamit sa krimen? Ako! May dala akong barel. Gagamitin ko ba sa krimen yun? Of course not. Ibaril ko yun, tumama sa'yo. Inimbestigahan, ballistics, imamatch. May file ako sa krami. Yun. Inrehistrado yung baril ko eh. Oo. Oh.
Nandun yung serial. Malalaman yun sa ballistics. Ah, ito ay nanggaling sa baril ni Atty. Tomasio. Yun. Ang bitakas ka ba roon? Ang ano nyo, ang higpitan nyo, yung mga hindi sumusunod, yung mga kriminal. Yeah. Kasi ang, kaya nga kriminal yun, hindi nga sumusunod sa batas eh. Magdadala yun ng baril, hindi rehistrado, walang record, baka, anyway, kinayod pa yung serial number noon eh. O para hindi matrace yung mga loose firearms. O, yun ang higpitan dapat ng kapulisan. Huwag nang pahirapan yung mga, alam nyo namang matitino. Basta, ikaw ay professional, meron kang fixed address, ha? Wala kang criminal record, etc., etc. Eh, issuehan nyo na. At saka hindi lang yan, attorney. Ito lang papakiusap natin. Hindi likely na gamitin sa krimen. Yun, sinasabi nyo, init ng ulo. Eh, may, kaya nga may psychiatric evaluation yan yun. Eh. Tama. At hindi lang yan, pinapakiusap din natin na kapag na-confirm na ninyo na naisoli na sa inyo yung barel, o kaya naman wala na sa custody nung dating may-ari, burahin nyo na. Certificate yan, Bong, di ba? Pagka yung dineclare mo na lost. Yeah, meron naman po. Meron naman po lahat. Oh. Kaya nga po, yun po yung nagiging problema. Yung sabi nga po eh, ewan ko ba? Bakit ganyan na nangyari sa ballistic? Wala na yung ano, mga ganun-ganun. So sila-sila po. Meron yan. Ako, meron ganyan eh, na naglipat kami ng bahay. Meron akong isang revolver na luma. Hindi ko talaga mahanap. Nung kinatok ako, sir, may mga nakarehiso sa inyo. Ito, ah, teka, ito, matagal nang wala ito, ah. Sabi, sir, i-report nyo na. Ni-report ko. Ayan. Ngayon, may hawak-hawak ko na ni-report ko na. Nawawala. Kung, may alam nyo, importante po yan na kung kayo ay nawala ng barel, baka gamitin sa krimen. Lalo na kung registered firearm. Opo. I-report nyo para kung ginamit man sa holdapan yan, may nabarel, ha, o ginamit sa assassination, na trace, eh, sa inyo, eh, wala kayong pananagutan. Otherwise, suspect kayo. Opo. Eh, papatunayan nyo pa, mag-aalibay pa kayo. Yun. Yun nga po. Pero buti na lang, yung pinagsolean ko ng baril noong araw na yon noon, eh, kilala ko, kaibigan ko. Sinundo pa nga niya. Kung mawag ka ng resibo na... Meron po, meron nga po. Yun. Meron nga po. Na, kaya lang, bakit paulit-ulit silang dumarat eh? Yun ang problema. But anyway, thank you so much kasi kahit papano, unti-unti na naaayos. Pero etong ano talaga, dapat i-prosecute ito. Eh. Unfortunately, ang prosecution lang yan, baka homicide lang yan eh. Murder daw po. Bakit murder? Kasi abuse intentional eh. Ay, hindi porket intentional eh, murder. Ah, okay. Ang kung hindi mo intention patayin, ha, opo, ay ano yon, homicide through reckless imprudence. Ayo. Pag intention mo pero hindi mo plano, hindi mo planong patayin, homicide pa rin yun. Gusto mo siyang patayin pero hindi mo naman pinlano. Kasi to aggravate a killing into murder, okay, may mga ibang circumstances. Hababawa, evident premeditation. Pinagplanuhan mo. Murder yun. Kung nabigla ka lang, homicide lang. Okay, or price, reward, or promise. Ha? Binayaran ka para patayin. Yun. May mga ganun eh. Or, abuse of superior strength. Ayun. Marami kayo. Opo. Pinagtulungan nyo para patayin. Or, nighttime, ginawa nyo talagang gabi. Opo. Para hindi kayo makita, maikubli yung krimen. May mga ganung mga circumstances sa ilalim ng batas. What if, sir, men in uniform, ginamit po niya yung baril niya dahil sa galit niya dun sa taon habang sila nagiinuman? Ano pong cause na? Hindi, depende rin yun. Kung, during the tapos tour of na yung duty niya, of pero duty, eh, pwedeng homicide din yun, pwede rin kwan. Ah, plus, baka administrative pa yun kung pulisya, plus kung ginamit pa niya yung service firearm niya, opo, eh, baka administratively liable din siya roon. Oo. Kaya nga may psychiatric examination din ang ating mga kapulisan. Okay. Exception naman yung mga ganong pulis. Lahat naman ng pulis na nakilala ko, maayos naman, ng mga tao. Oo. Well, actually, ako, pamilya ng pulis din eh. Kaya kahit pa paano, natutunan ko yung tama. At hindi lang nga, attorney, matanong ko lang, eh kayo po ba agree dun sa pagbabalik ng death penalty, if ever? Hindi, ako noon talaga, ang stand ko ay, nung 2021, nagka-hearings na dyan eh. Okay. O, nung 2016 ba? Basta meron akong, 2016, sorry. Okay. O, at saka nung 2021, may mga hearings doon na ibinabalik ng ating Senado ang death penalty. Opo. Pero, hindi nakakakuha ng enough number of votes eh, para maaprubahan.
Eh ako naman, mas gusto ko ibalik ang death penalty kasi ano ko eh, pamilya ko ng namatayan ng kapatid. Eh, para sa akin, no? Para sa akin, personal kong opinion eh, dapat ibalik eh. Nag-testify pa ako sa Senate as resource person eh. Oh, really? Sa pagbabalik ng death penalty. Well, hoping sana maipasa yan, no? Marami tayong mga nais ibalik na mga... Oh, pero ang ipasasana nila, ulitin ko, yung bill ni Senators Jinggoy and Bong. Okay. Yung nagbibigay ng poder o kapangyarihan sa Intellectual Property Office na i-block yung access sa mga websites na may content na pirated na mga movies o TV series o any other intellectual properties. Kawawa po ang ating entertainment industry. Yun ang dapat na gawin. Kahapon nga, nanood ako kahapon premiere noong 1521. Ang nag-produce ay isang baguhan, si Francis Lara Ho. Very ambitious yung project. Of course, may mga mali. Wala namang pelikulang walang mali eh. Di ba yung Braveheart, yung kay Mel Gibson. Yeah. May isang eksena roon, nasa ano sila eh. Yung medieval times sila eh, nasa Middle Ages sila. Okay. Pagkatapos may eroplano. Oo, may talaga nakukunan. Yung Godfather, meron doon yung may suntok. Kitang-kita mo, layo, mga isang dangka lang layo doon sa halata. Mukha. Halata, bigla siya tumalsik. Very famous yung scene na yun. Meron doon yata, ano ba yung isang movie na Ben-Hur ba yun? Spartacus. Na yung gladiator, pag ganun niya, sinakal niya, meron siyang relo. May mga ganun eh. Ganun. Meron talaga. Like yung 5000 BC ba yun? 500 BC, whatever. Yung si isang artista. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Pero attorney. Man siya, pero yes. Suit niya, hash puppies. Ganun. Pero attorney, minsan ako nanood ng live na mga shooting, no? Yung iba, totohanan talaga eh. Alin? So, yung pagsampal, totohanan. Ay, oo. Pag mga ganun, ano yun? Meron ba yung insurance? Naman. Kami nga, sinasabi ko nga sa iyo, insured lahat ng mga tao namin. Ito, isang kwento bago tayo mag-break. Nakakatuwa. Noon may na 1997, hinahanap ko nga. Meron akong VHS eh. Yes. Baka may kilala ka naglilipat from VHS to digital. Marami ako. Meron akong ang tawag doon drug profiles. Docu-series. Opo. True stories ni narrate ni Mayor Lim. Yung mga buhay na sinira ng droga, dinadramatize namin. Isang beses, si Archie Adanos. Okay. Hindi sumipot siya dapat yung drug lord. Ako ang naging drug lord tuloy. Ikaw yung ginamit. Hindi naman ako artista eh. Opo. Meron din isang eksena, si Jennifer Mendoza. Natatanda ko si Jennifer Mendoza. Nakaupo kami sa kotse. Parang tinotorture ko siya para ilabas niya yung droga na ninakaw ng boyfriend niya. Okay. Na ang lumabas ay yung nasirang si Leo Rabago. Namatay yun eh. Kunyari, kukunin ko yung buhok niya. Iuuntog ko dun sa dashboard ng kotse. Okay. Habang nakatutok ako sa kanyang barel. Mm. Okay. Yung una ginanon ko, cut, sabi ni Direk Bay Vito, namatay na rin. Okay. Attorney, halata eh. Hindi totoo. Ah. Okay, take ulit. Sabi ko, matigas ka ha. Take two. Cut, halata pa rin. Take three na. Eh, gabi na. Madaling araw na. Mm. Ha, matigas ka. Pag ganun kung man napalakas. Bug! Dumugo. Oo, hindi naman. Nauntog lang. Oh, good take. Sabi ni Jennifer Mendoza, attorney. Ang sakit, ha? Ay, hello. Sakit nga, no? Sorry ka ako, eh. Okay lang. Nabigla lang po ako. Nadali mo, yari. Nadali. Oo. Pero, attorney, yung mga ganong eksena. Isang beses nakita ko ulit si Jennifer Mendoza sa serye. Oh. Sa Quezon Memorial Circuit. Ang lapad niya, mga ganyang kalapad siya. Pero maganda, pretty pa rin. Maganda pa rin. Naalala ka niya. Siya nga tumawag eh. Hindi ko siya nakilala kasi ang lapad na niya. Pero pretty pa rin yung mukha. Anyway, may sinasabi ka? Hindi. Akala ko kasi, gumanti siya sa'yo. Sinubsob niya ako sa kare-kare, ano? Well, mga kaibigan, alam niyo naman si attorney, mga ganong eksena, sinishare niya. At hindi lang po yan,
sa pagbabalik ng ano, panibagong movie mo na gagawin, eh, marami bang eksena dito na talagang sapakan? Ay, hindi. May mga barilan dito. Sapagkat si Gringo Honasan ay napasabak sa katukot-takot na mga combat missions. Okay. Laban both sa communist insurgents at sa mga, ano, yung mga separatistang mga Muslim. Oh. Ha? Yung mga rebelding Muslim noon na nang 70-71 kasi siya. Opo. So 72-73 tiniyente siya, siyang sinasabak sa mga bakbakan. Anyway, more on that sa pagbabalik po ng si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasyo. Yes Yes Yo, Tapasyo. Ayo Poos. Maganda maganda kumaga bumalik. Nagbabalik ang Yes Yo, Tapasyo sa oras na alas 11:35 ng umaga. Attorney Ferdy Tapasyo at Juvie De Guzman. At narito na po tayo sa ating paboritong bahagi na pinamagato. Pakita mo, tweet mo. Okay, ladies first, At syempre, pagbati pinapaabot natin kay Veronica Estrada Lim, naku, galing naman pagsuntok mo ha. Yan. Para hindi sila makalusot. At hindi lang po yan, pagbati na pinapaabot natin Sir Jigs Magpantay. Sinabi ko na po ang pinapasabi ninyo. At yung mga friendship natin sa loob at labas ng bansa, lalong-lalo na sa magaling naming barangay. Nako, ang galing-galing po ninyo. Araw-araw na lang may traffic sa bahay. Oy, diba? Sabi mo, hinaharang ka mo. Ba't hindi yung, driveway? Ba't hindi mo... Ano, kalakihan ko? Hindi, ano, dapat yan ay... Hindi, i-report sa barangay. Na-report ko na po sa kanila. Actually, ang problema lang nila, yung mga inuutusan nilang tao ay hindi na i-report sa kanila ng maayos daw. But anyway, alam nyo po, willing naman ako mag-traffic araw-araw. Sana lang, wag yung ano oras na aalis na ako. alam mo, delikado yung... meron ba mga poste, mga punong kahoy sa inyo? Opo, meron din. Doon sa harap, ano? Anong punong kahoy ba yun? Puno ng mangga. Oh, yung mangga, ano yun, delikado yun. Pag nag-park kayo doon sa driveway ni na Juby, baka mahulog yung isang sanga ng mangga, mabasag yung salamin ng auto nyo. Oh, delikado yan, eh. Ah, oo. Ay, hindi po. Actually, nabagsakan na ng bunga, diba? Bunga ng mangga yung kanilang masasakyan. Tamnan mo ng buko para medyo matakot silang maparada. Well, anyway, sige, sino bang babatiin mo pa? At syempre po, lahat po, si Katir Soperalta at Boss Edgard, nakakatuwa ka ha. Dami-dami mong event talaga. Ibig sabihin eh, talagang ang tao pag-inspired talaga, kailangan eh lahat ng bagay ginagawa para ma-inspired din yung iba. Hindi ba masabang hindi naman gumaya, no? Ang point lang natin, pag nakikita nyo maganda yung gagayahin nyo, okay lang po yan. Yun, yes. Eh sabi nila, inspired na inspired sila kay Boss Edgard. Hi. Ayun, lahat naman tayo. Tayo ay inspired kay Boss Edgard. At hindi lang yan. Hello din kay Sir Attorney MacNeil Rante. Salamat po. Si Mangjer. Apo. Si Mangjer. At saka yung ano, yung mga magaganda dyan sa ano natin, market, sa sales. Salamat po sa inyo. Nakita ko mga bata't magaganda. Ah, ganun ba? Hindi diba? Pa ako nakakapunta niya, baka silip nga. Opo, si Ma'am Ceci, nandyan. Si, basta magaganda, si Miyaki. O, ba may Japonesa dun? Oh, ganun ba? Si Micaela, yan. At hindi lang yan, si... basta marami. Apat sila, lima. Anyway, babatiin ko naman ang ating mga Twitter ranters, si Ismat, si Pait Abdo at saka si Romy Malyari ay sila ay narito. Siyempre si Japoktin, as always, from Taipei, Taiwan, ay narito rin sa atin. At marami po kuya. Ay, by the way, bago ko malimutan, again, happy happy birthday to Michael Guy, and isa pang birthday celebrant natin, ha? Happy birthday. Yung si Miss Barbara Milano. Ay, happy birthday po. Sexy actress na ngayon ay nasa
bakura na ng Boracho Film. Wow, talaga yan. Naman. At nahakot na. Noon nandiyan si John Mangon. Yan. Si 20. Si Aaron. Si Ava. Mark Jonel Corpus. Uh-huh. Rice Soldier Edu Punay. Valerie Chip D. Nandito Bisayang Ilocano. Apo. Shane B. Ranal Curry. At ang mga hindi na natin mababanggit ay sina Mr. Angel Garcia, Kampilan Boy, Tony Tonyos Cartoons, okay. Alim, Batang QC, at si Happy Pepe. Ayan. At least di mo binanggit. Oo, at saka si, siyempre, si Rolly Mendez Tomas, at Tony Raul Paras, yan. Narito, okay. Ryan Ang, ay palagi nating kasama. At Ems Magahom, yung bill mo, nandun na sa akin. Pipirmahan ko na yung cheque. Ayan. si William Gatchalian, si Madam Baby Go. Si Alex Cruz, Willie Keng, Andrew Tan, at si Louie and Nuts Gamboa. Napakasarap doon sa Nuts Cafe noong kanilang yung Spanish sardines na pasta. Ayan. Spaghetti, pero ang salsa niya, Spanish sardines, ang sarap. Wow. Majarap. Ayan. Dapat may sponsor tayong ganyan. Oo nga eh. Yung majarap. Yung ready to eat, di ba? Ay, oo. Ready to eat. May coffee shop sila ron sa... coffee shop talaga. Dun sa entrance ng Damar Village. Ayan. Okay. At ngayon naman, mga kaibigan, syempre meron tayong Yes, Yes Show Topacio guest ngayon. Mm-hmm. Siya po ay taga EMS at NC2. Ipaliwanag mo kung ano yung EMS. Emergency Medical Services. NC2 TESDA Accredited EMS Trainer Metro Vision. Actually, graduate kami dyan. Ah, ganun ba? Oh, additional. So, pag inatake pala ako rito, ma-CPR mo ako. Oh, syempre. Kayang-kaya yan. At hindi, attorney, mangyayari yun kasi masayahin kang tao. Malabo mangyari sa iyo. Sana. Let's welcome Engineer Jun Villaros. Yes. Yahoy! Good morning, sir. Good morning po. It's a privilege po na mag-guest po dito kay Atty. Topacio at Atty. QB po. Maraming salamat. Salamat po. Alam nyo, ang humanga kay Atty. Topacio, hindi talaga yan eh. Hindi na yan bago. Pero, Atty., ito pong si Engineer Juni Villaros. Mm. Ano po siya, health advocator din. Oo naman. Sabi nga nila eh, health is wealth. Opo, yung dapat ingatan lahat ng parte ng katawan, ha. Opo. Oo. Sabi nga nung dentista ko, lalong-lalo na yung ngipin. Mm. Kasi sabi ni dentista ko, si Dr. Rani Reyes, magaling na dentista yan, ingatan mo ang ipin mo. Kasi pag wala kang ipin, wala kang tut. Oh. Kaya dapat ingatan natin. Oh. Aray, teka muna, iba na isip ko. Tama naman, wala kang ipin, wala kang tut. Wala kang kain. Ayan, The reason na hindi tumataba ang baby. Hindi ka healthy. Hindi ka healthy. Okay, Engineer Juni, alam mo, actually, kung wala si attorney, graduation na pag-uusapan natin. Pero this time, na-develop tayo kasi mas gusto natin na health dahil si attorney ay maraming mga artista na sarili niya. Mm-hmm. Kailangan eh, alam mo, yung mga artista kasi dine-develop din yung parang nila alagaan yung sarili niya. Oh, siyempre, dapat lagi yung, dapat siyan ay makinis ang kutis, yes, bakintabang buhok, energetic kasi. Opo. Ang, alam mo naman, ang shooting dito sa Pilipinas ay pamorningan eh. Oo nga, ba't gano'n? Saka dapat listo yan kasi nagme-memorize ng linya. Opo. O, di ba? Yung she had me at my worst. You had me at my best. And you made a choice. And you chose to hurt me. Whoa! Yung ba dialogue mo? Hindi, kay John Lloyd yun eh. Well, Sir Juni, kayo po, ano masasabi niyo tungkol sa sinabi ko? Napakaganda po natin topic about health advocacy. Unang-una po, kaya po rin po ako ay naging EMS trainer po kasi... ito po yung health industry ng TESDA, more on the emergency medical services. And at the same time po, ang advocacy namin is prevention is better than cure. Oo naman. Eh, kaysa naman bago mangyari, atakihin ka sa puso, pakabigyan ka ng BLS, wag na natin papuntahin doon. Wag na natin hintayin. As much as possible po, maganda po, yung health natin, maganda rin kalusugan natin. Doon pa lang sa umpisa. Ayun. Yung po yun. Pero si attorney, muntik-munti ka na. Lagi na lang inaatake ng... Yung galit ba niya? Mm-hmm. Insan, di ba nakaka-ano rin yun? Masama rin yun? Opo, yung stress factor po. Yung matindi kasi po pagod talaga. Kasi sa hanap buhay natin yan eh. Hindi. Pagpagod pala, attorney, madali kang magalit. Usually, ganun ang nagiging impact eh. Di ba? Yes po.
Pagod, gutom, ganyan. Gutom, ayun, gutom, rest, gutom kasama yon. Lalo na kung yung iba, alam mo, di ba si Kwan, eh, very quick and temper. Opo, si, sino? Di ba, nagalit sa akin yun, may video eh, nung hearing, kinagalitan ako. Si Laila De Lima. Ngayon yung mga pangit, laging galit sa mundo. Ikaw talaga. Ay, hindi. Alam mo naman yung pangit ay nasa ano lang yan, nasa paningin ng ibang tao. Mm-hmm. Pero hindi naman gumagawa ang Panginoon ng pangit. Oo. Pero paminsan-minsan meron din. Paminsan. Talaga, ayaw patalo. At anyway, Sir Junie, nagbibigay ng aksyon sa EMS. Mm-hmm. Ano po yung magandang aksyon na naibigay nyo na kardalasan? Ang maganda po kasi dito sa ating being emergency. EMS, yes. Emergency Medical Responder, is lalo na po ngayon meron po mga binigay po mga scholarship ang TESDA. Okay, ano? Blessing din po kasi supposed to be this week mag-start na po ako magturo, pero at least na reschedule po. Apo. Meron po kami mga ibang mga kulang na mga TESDA scholars na hinahanap, baka gusto po nila mag-apply. Ano bang qualifications po? May nakikinig dyan. Yes po. Qualification naman po kung sakaling employed na po. Basta po may interest po, high school graduate. At the same time po, mas maganda kung naka-college graduate na rin po. Usually po ang aming mga kinukuha dito yung mga galing po sa mga government agencies, institutional na private agencies din po, na kinakailangan po nila na bawat company or institution may marunong po magbigay ng basic life support. Alam ko, marami akong kilala dyan, mga may interest. Mm. Yung mga empleyado ng banko. Mm. Oh, yan. May interest banko eh. Oo. Interest. Oo nga, okay. Malit nga lang. Okay. And at the same time po, kasi maganda, pag dumating po yung talagang pong sakuna o yung mga naging crisis natin, pag may mga kinakailang, like for example, sa mga earthquake, marami pong rescuers, no, na pwedeng i-deploy agad. Oh, first responders. Opo, yan po. Yun po yung purpose nito. Actually, alam mo yan, Jubi, di ba? Sa Japan, matagal ka roon, di ba? Opo. Di ba, hinihintay talaga yan, March, April? Yes. Yung sakuna? Bakit? Di ba, pinhinihintay yun yung cherry blossoms? Ay, opo. Ah, sakura pala yun. Mali. Sakura pala. Iba naman yung sakuna. Sakura. Sakuna, yun yung doon ko nilalagay yung, ano, yung sanggol. Sakuna. Sakuna. Pwede. Kaya po, as much as possible din po, attorney, gusto rin namin, ang bawat EMS participant, ganyan po kami yung mga tinuturoan namin, healthy po as possible. Anyway, alam mo, Jubes, napaka-interesting niyan, kaya wag po kayong aalis. Sir, wag din kayong aalis. Magbe-break lang kami. Ngunit, yan pa rin po ang topic natin sa pagbabalik ng Yes, Yo, Topacio. 1, 2, 3, Yaba! Ating oras, alas 11:47 ng umaga! Yes, Yo, Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, Yo, Topacio! Yeba, mga kasama, nagbabalik pong Yes, Yo, Topacio sa huling yugto ang aming programa, Attorney Ferdy Topacio with Juvi de Guzman. Yan, at syempre, kasama pa rin po natin itong ating panuing si Engineer Junie Villaruz. Ayan. May in-explain siya kanina na yung advantage ng may isa tayong mga mamamayan na trained in emergency medical services. Opo. Yung, di ba, meron nga nagbababala. Ano? Alam mo ba yung babala, engineer? Mag-anak ni Babalu. Patid na, ano, yung asawa ni Babalu, si Babala. Oo. Na seryoso tayo. Yung the big one na kinakatakutan. Oo, yan. Oo. Pagka ganun, anong pwedeng may ambag ng mga first responders na trained sa EMS para makasalba o makaligtas ng buhay? Yes, Yo! Una po sa lahat, kung ang tao po ay marunong, hindi lang po kami ha, kung yung ibang tao na kahit isa pong lay people lang po, naturuan po ng tamang BLS o Basic Life Support, no? Na lalo na po yung CPR, marami po tayong masasalbang tao. Yung po yun yung halaga sa lahat. Sa katunangan yan po, ngayon po, iilan lang po sa ating mga institutional, yung mga nasambols na mayroon pong AED.
yung automatic external defibrillator po, yun po yung tumutulong din po para po mas mabilis po ma-revive yung tao. Yung may, ano yun, may kuryente po. Oh. Po oh. Kung meron lang po. Alam ko, well, ako naman, nakikita ko, halos pagka pupunta akong CR, opo. Malapit-lapit sa CR yun eh. Malapit do, katabi nung, ano, nung fire extinguisher. Okay. Doon sa Uptown Mall. May fire extinguisher, may defibrillator dito lagi. Oh. Katabi din ng ano, may gas mask pa doon eh. Ayaw. At saka yung parang fire, ano, fire retardant na clothing. Oo. Mahalaga po yung mga yun kasi yun po yung magpapa-revive agad po nung tao kung sakasakali po. Eh pero dapat alam mong gumamit doon. Actually, tunuturo po namin yun. Paggamit po. Hindi lang po CPR, pati paggamit po. Ano bang, saan po ba nilalagay yun? Dito po nilalagyan sa, dito po sa may, di po dito yung isa yun po, dito po yung mabanda dito. Mm. Tapos po, meron pong instruction po doon na tinuturo po kung kailan po i-apply yun. Hindi pala basta-basta pag hindi may po. Nakita kang ina-atake, kunin mo yun. Hindi po. Meron po mga procedures tayo dyan, may mga protocols tayo dyan paggamit po. Kaya po dapat train po ang gagamit. Dapat train pala hayaan mong ang kumuha noon ay yung isang med training. Yeah. Hindi basta-basta. Yes. Hindi bali yung fire extinguisher kahit sino. Opo. Katatanggalin mo lang yung pin noon eh. Itututok mo sa flame. Yeah. Yun po, na, okay yun. Na, oo. Yun po. Kaya po mahalaga po as much as possible. Nagbibigay din po si kami ng mga ibang free trainings po lalo na po doon sa mga probinsya po na sa mga barangay na kahit basic life support lang first aid po ay matutunan nila. In that way po marami po tayong matutulungan masasagip na tao. Lalo na po pag mga emergency cases. Lalo na yung CPR ano? Ay opo. O madali naman eh. Kami noon nasa DILG ako meron kaming dummy. Oo, kasi mahirap kung totoong tao kasi may nangyayari doon medyo kinikwento sa akin ng trainer dati gumagamit sila ng totoong tao. Minsan na napa-fracture yung ribs. Ay, yes, pag hindi po. Marunong. Ay, oo, kasi napapatiin excited napa-fracture yung rib ng tao. Opo. Kasi talaga pong yung compression yung talaga medyo malalim-malim po. Kaya no, yung dami na yon pagka ano, pagka pag masyadong ano, masyadong malakas yung compression, may tutunog siya. Meron siyang ganong ano eh, meron siyang ganong feature. Oh, umiilaw po 'yun. Oo, para ibig sabihin tutunog bago umiilaw. Ibig sabihin, oy, masyadong sobrang malakas. Masyadong malakas, makakapinsala ka sa halip na makatulong ka. Yeah, para nakakalibrate mo 'yung pressure. Kaya lang talagang kailangan doon eh, ano eh, practice talaga. Talaga eh. Hindi pwedeng once ka lang turuan eh. Huwag niyo po practicing sa totoong tao 'yun. Ay, wag. Oo. Sa dami po tinuturo 'yung meron po mga dami na doon po nila pina-practice. O kami rin eh. Ayan. At saka naka-impact doon ilan mga sabi nga nila eh, 'yung dami, ang dami. Ang dami. Oo. Sa DILG. Oh. Well, actually, isa ako sa part ng ano EMS attorney at thankful ako kay Dr. Melvin Villaruz dahil nag-offer po siya sa amin sa mga media, taga-media na ano na maging bahagi ng training. O tama naman 'yon, tama naman 'yon kasi yung mga media pag parang first responders na rin 'yan kasi pag may disaster, 'di ba? Yes, typhoon, earthquake, sunog, nandun sila eh. Unang-una po 'yung mga 'yon. Oh, so might as well kung nandun na rin sila nagre-report sila muna, sabi silang ganun. Ano kailangan ng first aid eh. Oo, mag-ano muna, tulungan muna nila. Tulong muna bago report. Oh, yeah. Yan po 'yung tinrain sa amin. At hindi lang po 'yan, 'yung pagiging yung madaling magpanic yan kasi nakakaano yun nakakasama sa mga nagre-respond. Ayun oo, yun dapat may presence upang ano, matataranta. Hindi pwedeng matataranta. Kasi pag ganoon magiging tarantado ka. Dito yung maging huli natin at unang pagkakataon na makasama natin si Junie, kundi magkaroon tayo ng mga chances na malaman yung mga bagay-bagay ukol dito sa AIDS. Eh, pa-anunsyo natin siya. 1 minute. Yeah. Kung sinong gustong matuto nitong mga BLS para makatulong sa kapwa. Ah, yes po. Actually po ngayon, meron pong scholarship na binibigay po ang TESDA. Ngayon, I think may kulang po kami mga 5 no participants no yung interested po. Vic, sumali ka na. Opo. Punta na rin po siya. Ganun ba? Oh. Just inquire po sa Metro Vision po. Andiyan lang naman po yung sa website Metro Vision EMS. EMS pala yon. Ano sa salamin eh, Metro Vision kasi eh. Ano po gawaan ng salamin yung Metro Vision, no? Ayan. Pag natapos na po yung mag-start na po kami na. Ayan. Bigyan niyo po yung number niyo para madaling kumonta. Yeah, just call me po yung sa cellphone number po 0922-824-1393 po. Okay, pakiulit po. Baka may naglilista. 0922-824-1393.
Yan. Okay, so, attorney. Maraming salamat po. Thank you for honoring us with your presence. At sa mga kababayan natin, mag-aral na po kayo ng BLS. You'll never know the life you save. Maybe that of your father or your mother or your sister or your brother o mga kaibigan o kamag-anak. Okay. Okay. At bago po tayo magpatuloy sa susunod na programang Balitang Bayan. Na sa araw na ito ay pinangungunahan ni Happy birthday, ano ba yan? Kasi lumampas eh. Bababa. Boss Drew Nasino. Happy birthday muna tayo bago tayo mawala. Ano? Ayan. Ano, mawala. Happy birthday. Mawala, parang nakasya. Parang namatay kayo. Mrs. Emmy Nabua, asawa ni Kuya Basil. At syempre, bago natin sila pasalamatan, itong Marikina PIO, Araw ng Kalayaan daw, Job Fair. Ayun. Makakatulong muling inihahandog ng lungsod ng Marikina sa pakikiisa ng SM City Marikina ang isang job fair event ng Marikina ngayong darating na Araw ng Kalayaan, July. July 12 yan. Ay, July 4. Hindi. July. June 12 ang Araw ng Kalayaan. July 4. Ano yan? Araw ng Kalayaan ng Amerika yan eh. Oo nga. Masyado kang colonial minded eh. Sorry po. Ayan. Ikaw, tuta ka ng Amerika. Ay, hindi. Ikaw yung sinisigaw ng mga aktivista. Ayan, sa pamamagitan daw ng proyektong ito, mabubuksan ang opportunity. Ayan. Para sa inyo lahat, mga kaibigan. At salamat kay Des Editor Drew Nasino. Yes, Tech Engineers, Wener Contehino, Jeneline Corposo, at Ken Sale. Salamat po sa ating broadcast IT, si JV Dominguez. Teleprompter operator, Nilger Abelia. Writers, Katrina Gonzalez, Raisa Dadia, at syempre, si Geraldine Duino. Mga ating mga communications assistant, si Yasmin Pantaleon, at ang cute na cute na si Jacqueline Santo. Ito po si Attorney Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal Topacio. At ito po si Juvie de Guzman. Kami po ay nag-iib ng mga katagang susupil sa inyong pangnarasa. Kikitil sa inyong kasalanan. At titimo sa inyong kaisipan. Na huwag makikip. 1, 2, 3, Hiliwa! Babayagin! Si Mr. Yes, Yes, Yo! Attorney, Ferdy Topacio! Yes, Yes, Yo! Topacio!